Buhavin Toza Vlog. Hi guys, welcome back to my channel, Buhavin Toza Vlog. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa YouTube channel ko, kung bakit Buhavin Toza. Kasi may nagtatanong sa akin kung bakit ganyan. At sinabihan ko naman nga, Buhavin Toza Vlog kasi nagsasadline ako dito sa amin, sa Garcia Hernandez. At yung tanong na naman yung ano ba ang Buhavin Toza, bakit ganyan? Nagsasabi naman ako ng totoo, Buhavin Toza Vlog is yung pagmamasads dito sa amin. Kasi dami nang nagsabi na sino ba ang marunong mag-massage dito or tinatawag dito na hilot. Sabi naman ako, ako po boss kasi masyadong konti lang ang nalaman ko, pero try natin kung baka magustuhan ninyo. At yung magulang ko nagtatrabaho doon sa barko at nagdumaong yung barko sa isang lugar, sinabihan ko sila na tol, bibili ka ng ganyan na kagamitan dahil parang gusto ko para sa line dito sa amin. At yung nagsabi na sige, pag-uwi ko lang na galing sa trabaho, tapos na yung kontrata ko. At ganyan, dumating na at hindi pa ginagamit yung ganitong klase. Ito po yung buhay, ito po yung gagamitan ko. Yan, tapos yung nag-aaral na ako ng college, dahil hirap kung hindi ka sideline ng konting pera lang para pang allowance. At ito yung ginagamit ko. Yan, sideline ako, nagmamassage ako. Ganyan, 8 years na po akong nagbuhavin Toza. At dami sa dami ng customer ko, umaabot ng mga higit 100 mahigit. At nagbabalik-balik na sila kasi nagustuhan nila yung serbisyo, yung tinatawag na bintos ako. Hanggang ngayon, nagbibintosa din ako, pero sa dami-dami ng customer ko, hindi na masyadong napuntahan ko. Dahil isang araw, dalawa ang customer ko hanggang tatlo. Pero yung kamay ko, ito, yung masakit na kasi tatlo or dalawa yung customer ko. At ito po yung namin ko na sideline sa pag-allowance ko sa pag-aral ko sa college, para hindi masyadong umasa sa ating nanay na maghingi ng allowance. At ako nagdi-discarte din ako ng may magpa-trabaho. Sideline din ako kung wala, ito lang ang inaasahan ko noon. Ito yun, ayan, Bintosa yan, Bintosa, o tinatawag dito na massage. At hanggang ngayon nag-ano pa rin ako, pero baka sa sunod na taon or sa sunod na buwan maghihinto muna ako kasi may gagawin ako sa katawan ko para susunod na taon or pwede na babalik naman ako dito. Kung pwede lang, kung hindi na, baka yung kapatid ko na lang ang gagamit dito, ibibigay ko na sa kanya para may pera naman din. Pero yung mga customer ko, magbibigay po sila ng kahit kunti, yung 150 250 or 200. Kasi masyadong mahirap kapag magbibintaw sa ka. At may nagsabi sa akin na bakit ganyan, alam mo ba yan ganyan. Pero sinabi ko na alam ko na po tunay kasi